customer dito sa motoros. Ayan, ano, slide daw to, slide. Eto guys, nagpalit to ng lining, slide. After a week, slide ulit, no? Ganito kasi guys, ano, hindi pwedeng lining lang papalitan nyo. Okay, hindi pwedeng lining lang. Ngayon, kailangan nyo magpalit ng carrier at saka bell. Hindi kayo, hindi under na matinuto kung lining lang papalitan nyo, slide pa rin yan. Ganito, kapsawa ka. Ganito para tandaan kung pag-slide ang Yamaha side, ano, ganito, malalim, pag primero mo, malalim siya bago, malalim yung sininya doon, ayun, mapapos ito. Ito, malalim, parang may slide yan. Yan yung palatandaan pag slide ng Yamaha side, correct? Yan, slide, kapalatandaan yun. Pangalawa, pag slide ng Yamaha side, ito, pag dinan nyo yung primera, ayaw umangat ng unahang gulong, slide na rin yun. Pangalawa, palatandaan. Ayaw umano, kasi kailangan, ano yan, umahakbang yan, parang gagamba. Pangatlo para tandaan, kumakadyot yung ano, primera, segunda, gano'n pag packet, kumakadyot kahit okay yung fuel filter, di ba, nakakabit, tapos kumakadyot ka rin, slide na yung Yamaha side nyo, kailangan nyo na mag-catch refresh yung clutch kasi ni Yamaha side, centrifugal type. Ngayon, pag lining lang talaga pinatan nyo, hindi pinatan yung centrifugal, slide pa rin yun, walang mangyayari sa pera nyo, sayang labor nyo. Okay, eh, tapos wag din kayo magkakabit ng centrifugal na local, always original, kasi iba yung materials ng local kaysa sa original. Ano pa rin yun, mahina kumatak yung mga local na lining, saka yung mga parts nag-slide kasi matigas yung materials niya na ginamit. Tapos ano ba maraming yan eh, ito yung sabi to, dumatay sa clutch, sa motor pa pala tandaan. Pag sira yung damper, hindi yun nag-slide guys, hindi nag-slide yun, delay lang ng konti yung ano, hatak. Pag sira yung clutch damper, tapos pag every maggagas kayo, tumutok-tok yun. Pag piga nyo yung gas, tutok-tok siya, tok yun. Pag pitaw nyo, babalik, tapos piga ulit ang gas, tok yun, doon siya. Ang sira nyo, clutch damper. Hindi siya sakta, ano. Yun lang sira nun. Ako ba din ang side? Diba, yun. Pag naramdaman nyo yung delay hatak, yung mainan na kumatak, ano rin. Tsaka, ang nakakatira, ito guys ha, ang nakakatira ng clutch ng Yamaha side. At nga, mga Yamaha, Vega, ayan. Yung sprocket. Ayan, sprocket. Ang bracket na standard is 4041. Ngayon, ang advice ko plus 1 or minus 1 lang. Huwag kayo mag-38. Napakahina ng 4 na 38. Mapipersa yung primary bell nyo, yung clutch nyo. Kaya sinasabi kong huwag kayo magbababa ng bracket. Saka sa angkasan, medyo hirap yun. Walang 4, yung 4th gear. Kasi yan guys, nasubukan ko na yan, 2013. Yung Vega 4th SI ko, ayun. Simula 36 hanggang 42 na subukan ko yung bracket. Inisa-isa ko yan kung ano maganda. Ayan. Eh, si Vega 4-5 at si Yamaha side, isa lang halos ang ano yan. Isa lang ang gearbox. Ang bilang ng gearbox. Yung gearbox nyo ay naka-high speed na. Hindi nyo kailangan mag-high speed ng sprocket. Ng sprocket combi. Kasi yung gearbox ng Yamaha side, Vega 4, Vega 4-5, Vega ZR is naka-high speed. Naka-high speed po yan. Hindi po yan kagaya ng mga Honda Wave, Smash, yung mga maliliit na sprocket, naka torque combination yung kanilang gearbox. Kaya ang sprocket nila ay maliliit. So, si Yamaha naka high speed, maliliit yung bilang ng gear. Kaya kailangan niyang magmalaki ng sprocket. Ayun, yun lang. Ayun, sabi ko, yung mga maliliit na sprocket, maramdaman nyo yan, sasabi ko sa inyo, kalaunan.
mas mabilis ang buhay ng makina pag maliit ang sprocket, pag substandard, okay? Substandard yung sprocket nyo. Kaya nga, pinag-aralan ni Yamaha yan, kasi, kaya nga, pinag-aralan, yan, yan nakalagay dyan, kasi pinag-aralan ng engineering ng Yamaha yan, naka-ano yan sa makina, naka-combi. Kaya, wag yung ano, kung magbababa kayo, plus minus 1 lang, 40. 40 lang, or 41, ah, 42 kung plus 1. Yun na yung advisable ko sa inyo. Advice sa inyo. Ito, ayusin ko na to mamaya. Ayun, kakatapos na nung isa. Okay? Ayun, yun lang yung tip ko sa inyo. Ngayon, may isa pang sira to eh. Yung, ano nga, maingay. Yung block niya. Yung block niya, rebore lang. Kaya, medyo, ano talaga, ganun talaga. Kaya kailangan, ano, pag may budget, palit. Yun lang. Para tumahimik ng konti, tumahimik siya. Nag-i-slap kasi yung piston nito. Nag-i-slap. Kumakalog. Yun. Tapos, ano yun? Ano pa rin yun? Meron kasing times na sa, ano, sa malamig, tahimik. Tahimik yung site. Pag uminit na, medyo umiingay ng konti. Normal sa ano yun? Sa block yun nangyayari. Kasi yung block, lumalambot, nag-expand yung bakal. Kaya, ayun, tapos pag lumumig, wala ulit. Tapos pag mainit, medyo may lumalakitik. Normal, normal yun. Kasi yung bakal, nag-expand. Nag-expand yung bakal. Kaya yung piston rin, nag-expand din yun. Lumalambot. Kaya medyo may iingay ng konti. Ayan. Yung ganun motor ko din, ganun din yung motor ko. Ganun, pag mainit, sobrang init, medyo umiingay ng konti. Tapos pag malamig na, balik sa dati. Kasi bumabalik na yung sukat ng piston, tsaka ng bakal. Ayun. Ayan. Ito yung isa kong ginuma, oh. Oh, eh, sa site, medyo mahirap, eh. Ayan, oh. Ayan, shifter. Convert. Ayan. Sa site, medyo mahirap mag-convert. Medyo, lang, medyo matrabaho kasi yung, ano yung apakan nyo, naka-welding. Kailangan putulin. Puputulin yung apakan kung gusto yung mag-shifter. Ayan, tas, ayan, shifter. Tas, disc brake. Ayan, guys, nag-convert din ako disc brake, ha? Ayan. Pag, ang advice ko naman dito, kung mag-shifter kayo, mag-convert kayo ng disc brake. Napakahina ng preno kapag naka ano, pag naka-shifter na walang disc brake sa likod. Sobrang hina ng preno. Ayun. Ito, pero to, ayos to. Maliwanag yan. Ito, legal to. Legal yan. Dalawa na, dalawang legal tong nasa unahan. Ayan lang. Ayos na natin to. Ayan, tandaan nyo, yung mga nakayamaha site dyan, yun ang palatandaan pag slide na yung motor. Okay, huwag kayong kapalit ng paisa-isa. Magpalit kayo set. Hindi yung paisa-isa. Kasi hindi rin tatakbo yung motor pag paisa-isa ng maayos. Okay. Okay. Ayan. Ayan. Ito lang yung mga... Ito pa, may isa pa. Ano pang gagawin dito sa isa? Papalit ako lang dati yung state-up. Isarap lang. Isarap. Ah, regulator. Ah, okay. Regulator lang pala to. Sige na.